Hati ang opinyon ng mga senador hinggil sa panukalang gawing mandatory ang COVID-19 booster shot. Pero kung ang ilang kababayan nating may negosyo ang tatanungin, pabor sila sa panukala lalo't muli na namang tumataas ang COVID-19 cases sa bansa. Si Eunice Samonte sa detalye, Rise and Shine, Eunice. Bakunado. At saka may mga na rin po kami, mga booster, complete na po. Back to work na ang mga empleyado ng Japanese restaurant nito matapos makumpleto ang lahat ng bakuna laban sa COVID-19. Nagsara kasi sila nitong pandemic bilang pagsunod na rin sa health protocols. Pero ngayong bumabangon na sila at ang iba pang mga small and medium enterprises, pabor silang ipatupad ang mandatory booster shot ngayong tumataas na naman ang kaso ng COVID-19. Lunchtime at dinner time kasi aniya ang pinakamaraming tao sa kanila, kaya't doble ingat rin sila, pati na ang kanilang mga servers sa pakikisalunguha sa ibang tao. Napaka-importante po sa amin, isa po para hindi kami basta-basta malipatan o mahawaan ng sakit. So kailangan po namin ng booster talaga, ma'am. Ang mga senador naman, hati ang pananaw sa panukalang mandatory booster shot. Para kay Senator Loren Legarda, dapat magpa-booster na ang mga kwalipikado naman, gaya ng mga nasa tamang edad at may comorbidities. Sa pamamagitan kasi aniya nito ay masisiguro ang kalusugan ng mga empleyado at pati na ang pamilyang uuwian nito. Malaking bagay para sa ekonomiya at para na rin sa kapakanan ng mga kabataan. Si Senator Nancy Binay naman, suportado rin ang third booster shot, pero kailangang maging agresibo ang Department of Health para sa mga nasa priority groups at mga nasa isolated areas. Nais rin itong magpatawag ng Committee of the Whole kapag nagbukas na ang 19th Congress para mabalikan ang mga pending issues gaya ng vaccination, status ng healthcare workers, pandemic statistics at exit plans. Si Senator Coco Pimentel naman sinabing dapat matuto na tayong mamuhay ng may pag-iingat laban sa COVID-19 at sundin pa rin mga health protocols. Ang kasama nito sa minority na si Senator Risa Hontiveros naman, aminadong sa halip na gawing mandatory ay dapat bigyan ng kalayaan ng bawat mamamayan na makapamili. Sa kabila nung may ilan pa tayo, mga kababayan, tumututol magpa-bakuna o tututol magpa-booster, ay galangin po natin ang kanilang pagpapasya at huwag po tayong mahulog sa anumang stigma o diskriminasyon laban sa kanila. Ang lahat nito ay solidly nakabatay sa mga prinsipyo ng public health. Mas makatutulong aniya kung pag-iigtingin ang pamahalaan ng public health education para mas makumbinsi ang ilan na magpabakuna na. Pero para kay Imelda at sa kanyang mga kasamahan, pabor po. Para sa kaligtasan po ng mga tao at saka sa amin po. Hanggat makatutulong sa kanilang pamilya at sa trabaho, ay wala aniyang masama, kundi sumunod na lang sa health protocols. Eunice Samonte, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.